Minsan, even yung mga loved ones natin, hindi talaga natin maaasahan. They are limited. Na yung alam mo na tatay mo na siyang or nanay mo, magulang natin, kapatid natin, na siyang makaka-agapay natin, magiging saklay natin sa pinagdadaanan natin, minsan mabibigo tayo. Bakit? Kasi even sila, limitado. Hindi natin hawak. Kaya kapag nanangan ka, yung nag-rely ka, yung lahat ng mga, yung trust mo, dinala mo sa tao, mapapahamak ka. Kaya laging sinasabi ng Panginoon, yung tiwala mo sa Kanya mo ilagay. Dahil kapag ang tiwala binigay mo sa tao, of course, hindi masamang magtiwala sa tao, pero hindi lahat. Ibig sabihin, kahit saan pa tayo, tandaan po natin ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin, kaakibat na yan ng ating buhay. Meron at meron at merong mangyayari na hindi natin nais sa ating buhay. Kung malakas ka, on fire ka, mahina ka, meron at meron. Kasi hindi pinangako ng Panginoon na kapag nanampalataya ka sa Kanya, hindi, wala ka ng problemang daranasin. Hindi siya nangako ng ganon. Hindi nangako ang Panginoon na lumapit kayo sa akin at wala na kayong magiging problema. Hindi, maling theology yun. Ang sinabi ng Panginoon, sabi niya, in this world, sa mundong ito, sabi niya, marami pa kayong pagdadaan ng mga kasakitan. Yan ang sinabi ni Jesus. Kapag sumama ka dito, wala ka ng problema. Meron pa rin. Ang pinagkaiba, meron kang tatakbuhan na Diyos na pwede mong sandalan, na pwede mong pagkatiwalaan kapag meron ka pinagdadaanan. Yun ang pinagkaiba. Yung ating Diyos na unlimited, siya lamang yung mapagkakatiwalaan natin sa ating mga pinagdadaanan. Kung gusto mong manumbalik yung lakas mo, of course, meron tayong mga saklay, meron tayong mga leader, meron tayong simbahan, meron tayong bahay, meron tayong gobyerno, meron tayong... Pero hindi natin pwedeng iasa lahat sa kanila yon, dahil limitado sila. Iasa natin ang ating mga pinagdadaanan doon sa Diyos na maaasahan. Sa Diyos na hindi ka tatakbuhan. Sa Diyos na hindi ka itataboy. Sa Diyos na laging handang saklolohan.